4 years na achievement ko, ang dami nakapag-cut nito ng 2 years. May downline ako dito, less than 2 years na nakapaglabas ng sasakyan during pandemic. And so, yun nga, kung ikaw bagong salpak ka, bago ka sa EC, full-timer ka man, or OFW man, ang ganda ng salpak mo, ang ganda ng pasok mo. Nung pumasok kami, yun nga, nasa kami ng ano, trial and error kami sa online, sa pag-market ng, kasi kami yung mga unang pinag-practisan ng mga upline na mag-market ng ano, ng international. Unang salpak ko, international market, na nalusaw kami. Bumalik kami sa OFW, pagsalpak naman namin sa OFW, nag 12,980. Ayan, lusaw ulit kami. Ayan. So, ibig sabihin, yung pasok namin medyo maalat. Medyo, ayun nga, medyo maalat yung pasok namin. Ayan, so, hindi naman kami tumigil kasi, kumbaga, ano, meron kasi kaming, ano, ako kasi meron akong ultimate goal. Although meron tayong, ano, meron tayong mga smart goal, yung 5K, 10K, 20K, ayan. So, yun yung mga smart goal. Ayan. Pero, dapat meron ka rin talaga na ultimatum na goal, yung ultimatum na pangarap mo. Kasi, that time, nung talagang sad-sad kami, as in, banggitin ko lang yung sobrang, although sinasabi na, huwag mong banggitin yung hirap mo, at least makarelate kayo. Baka mamaya kasi may nagsasabi na dito na full-timer na nahihirapan. Baka yung hirap namin that time, baka hindi mo kayanin yung tipong noodle sa hatiin namin sa loob ng isang araw. Dalawang lutuan yun para mag-survive lang kami. Tubig, yung isang galon na kulay blue, hindi tatakbo, hindi malalagyan nung pagkulang ng 5 piso. Yun yung ano namin, yung experience namin nung nag full time kami. Pero yun nga, nagtuloy-tuloy lang kami kasi meron kaming mga yun, talagang ultimatum na ano na pangarap. Nakita namin dito na magkakaroon kami talaga ng sasakyan, 6 figures income. Although hindi ko pa na-hit yun, yung 100,000 per month na yun, pero pumapalo rin kahit papaano 40, 50, 60. And so yun, pumapalo naman tayo ng ganung income kahit papano. So from ano, from scratch talaga, as in, walang wala, at kumbaga hindi mo ma-define kung ano yung pwedeng future sa akin, kung nakita mo ako that time nung ano yung kasagsagan ko. Ayan. Pero binigyan ng EC. Ayan. So paano ako na-involve naman sa EC? Ayan. Ang layo kasi nita muna namin. Na-involve naman ako sa EC ano, dahil sa mama ko. Kumbaga, parang naging marketer din ako. Marketer din ng 3 months. Ako kasi medyo ma-pride ako. Kaya nung in-sponsor ako ng mama ng 3 months, kahit medyo hindi pa ganun kaganda yung income ko that time, sabi ko kay mama, ma, wag mo na akong support, kaya ko na. Ayan. So, yun kasi medyo ano kasi, yun nga, may yabang kasi talaga ako that time na, may yabang kasi talaga ako na kakukaya ko yung sarili ko. Ayan. So, after 3 months, yun, kinat yung sponsor sa akin ng mama. Mama, yun doon na trigger yung sipag ko rin talaga. Ayan, so kung sipag ang pag-uusapan, siguro nag-start kami, sobrang sipag namin, mga 2 hours, 3 hours, 5 hours talaga sagad na tulog namin. Ayan, so ayun, sa easy, huwag ka lang magduda. Kumbaga yung easy, kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, kasi marami dito, ay hindi ko alam kung ano yung status ng network mo ngayon, ano yung status ng pag-network mo ngayon. Pero kung nahihirapan ka, nare-reject ka, solid yung tawag yan, yung rejection sa'yo, feeling mo walang mangyayari sa'yo, feeling mo malabo yung success, hindi malabo yung success dito. Sobrang clear. Yun yung laging binibitawan sa mga downlines ko. Kung ano yung status mo yon, hindi yan yung magdi-define ng success mo. Sobrang clear ng success mo dito, sobrang clear ng sasakyan na gusto mo, income na gusto mo, sobrang clear niyan. Inaantay ka lang maging mag-match sa yung gusto mo. Inaantay ka lang maging tamang tao, kumbaga. Yan, kasi mahirap kasi yung bibigyan ka ng ganitong resulta, hindi mo man kayang handle, malulusaw lang din yan. Parang, ayun, yung pinatikim ka lang, wag ganon. Mas maganda yung pag nakuha mo yung success na yun, nakuha mo yung achievement na yun, deserve mo talaga para makip mo siya, para masustain mo siya. Ayan, so, at yun, yung future natin, yung result na gusto mo sa EC, ayan, hindi, sobrang ano yan, sobrang clear. Hindi porke nahihirapan ka ngayon, nalalagasan ka ng downline ngayon, wala ka masyado, nahihirapan ka mag-recruit for rejection, hindi ibig sabihin hindi na clear yung result na gusto mo, hindi na clear yung success mo. Sobrang clear pa rin yan. Alright? So, ayun lang naman sa akin. And then, yun nga sa mga OFW, huwag mong tagalan dyan. Kung kaya mong i-complete yung 7 to 15 accounts mo, sagad mo yon, kasi pakikinabangan mo yun pagdating ng araw.
pagkikinabangan mo yan sobra. Kasi ako nakapag-perfect 7 ako. pero sagad na yun sa akin, perfect 7. Ayan, so hanggang, yun nga, na-appreciate ko siya. Na-appreciate ko siya ngayon kasi ang sarap ng, ano, ang sarap na mabangga-bangga pa minsan-minsan. Ayan, so kung ikaw, kung wala ka pang shoutout ng downline, i-ano mo, i-structure mo yung account mo. I-structure mo to 3, 7, or kung kaya mo mag-15, din mag-15 ka. Ayan, pero mas maganda talaga, malaking factor yung naka-structure ka, maganda structure mo. Alright, kung wala ka pang mga downline, i-ayos mo structure mo. And then, yung talaga, hatawin mo. And then, mag-ano ka, surrender mo kay upline. As in talaga. Yes, upline lang talaga. Ako that time, mag-start ako. Hindi ako nagtanong kung bakit, kung anong pinapagawa sa akin na upline. Rubel, atayin ka ng ganito. Sige, hindi ako tinatanong bakit up. Wala. As in talaga, straight. Sige, up. Diretso lang yan. And so, from Temple family pala ako. Ayun. So, ayun lang naman. Share. Hindi ko na kasi masyadong maalala yung pinagdaanan ko ng 4 years. Mawawala talaga, makakalimutan mo yung pagod mo, yung sakripisyo mo. Once na nakuha mo yung mga gusto mo. And legit yung saya pag sarili mong pera yung pinagbibili mo ng gusto mo. Ayan, yung nabili ko to last week, I think nasa 10, nabili ko tong nung February 10 tong sasakyan. Ibig sabihin pala mag-ano na siya. No, more than 10, magto 2 weeks na rin. Ayan, so nanginig-nginig talaga nung binili ko to, manginig-nginig talaga ako sa pag-abot sa pera kasi akalain mo yun na nakabili ako. Although sa networking sa Easy, ang dami kasi dito nakabili ng sasakyan after 1 year, 2 years. Ayan, so feeling ko that time medyo mabagal ako si 4 years. Pero kung kinumpir ko sa iba, sa labas, sa employees, yung mga employment, kaya may mga 10 years nga dyan, nigulong ng sasakyan, wala ka ako. So biglang umikli yung 4 years, parang ang bilis lang 4 years, ang bilis kong nagkasasakyan 4 years. And so, ayun, yun nga, ibibigay talaga sa'yo lahat. Kung ano, kung hindi man sasakyan yung gusto mo, pero kung hindi man sasakyan yung gusto mo, gusto man siguro yung ganitong income, 50,000, 60,000, ibibigay yan sa'yo talaga. Promise. Basta ano ka lang, mag-stay ka lang, mag-stay ka, moving forward ka, i-avoid mo yung mga negative, kasi lusaw ka talaga yan pag medyo in-entertain mo yung mga yan. And so, medyo iwas-iwasan mo yan. Even yung family mo, kung medyo negative yan, medyo iwasan mo talaga kasi tatapunan ka ng sobrang negative ano yan, negative emotion to the point na ilalabas mo yan sa pag-network mo hanggang sa madurog ka, malusaw ka. And so ano lang, siguro ang tip para mag-stay ka lang na hindi nag-stay lang talaga na fans club, dapat talagang medyo nag-move forward ka. So ayun, nag-move forward ka and then maniwala ka lang talaga sa Easy. Sobrang ganda ngayon kasi 1.8 that time kami 1,000. Ay, yung pairing ata 1,000 pero naabot ang 1.5 pero ilang ano lang yun. Ilang months lang nag-switch sa ano sa 12,980 and then yun 1,000 etc. Ayun. So ang ganda ng pasok niyo ngayon, sobrang ganda. Kung mapapansin niyo, hindi lang naman ang daming resulta na naglalabasan ngayon. Ayun. So kaya hindi masyadong tumurog yung sasakyan ko. hindi masyadong nag-trend kasi ang daming ano, mas bata sa akin nakapaglabas yung isang downline ko. 19 years old, nakapaglabas siya ng ano, Mirage niya nung December. Ayan. So, di ko alam ano siya sabi. Napagod kasi ako. Ayan. So, hindi, yun nga sabi ko, hindi ako sure. Yun yung sharing ko. Ano pa ba yung pwede kong panggitin? Wala naman. Actually, hindi naman komplikado yung ginagawa natin. As long as mahal mo siya, as long as alam mo yung duty ng nagne-network. Networker kasi tawag sa atin eh. Networker tayo. So, dapat alam mo yung duty natin. Ang duty natin guys, everyday, 5 fingers. Duty natin makinig sa upline. Duty natin i-apply yung mga trainings. Duty natin mga mag-training. Matin na mga trainings. Ayan, so, pagtanggap mo yung duty natin as networker, hindi ka mapapagod, hindi magiging komplikado sa yung ginagawa natin. Parang sabihin natin doktor ka. Ano ba yung duty ng doktor, 'di ba? Mag-entertain ng pasyente, magreseta lang ganito ganyan, magpagaling ng may sakit. So, 'yun yung duty nila, 'di ba? So, kaya hindi sila stress sa mga ginagawa nila kasi alam nila yung duty nila, ganun din sa engineer. Gagawa ng project, gagawa ng bahay, ganyan ganyan.
So hindi komplikado sa kanila yung ginagawa nila kasi tanggap nila yung duty nila as engineer doctors. So dapat tayo as networker, full-timer ka man, part-timer ka man, dapat alam mo yung duty natin, dapat tanggap mo. Tanggap mo na magre-recruit ka, na mare-reject ka, tanggap mo na magre-training ka, makikinig ka sa apply mo, hindi lang basta kinig, dapat surrender talaga yan. Especially pag wala kang zero knowledge ka sa network, mag-surrender ka ng todo. Kumbaga, sa akin, parang Diyos sa akin si apply that time, si Upjobs, talaga feeling ko Diyos talaga yan na kung ano yung sinabi niya, talagang gagawin ko. And kaya yun binigay din talaga worth it naman yung pagod. Actually yung pinakasipag ko lang that time, pinakamasipag kong year, 3 years, yan yung pinakasolid na sipag ko. Nung pumatak na lang magpo 4 years na ako, kumapal kasi yung full timer ko bigla eh. Biglang nagsilabasan yung mga ano, nagsilabasan yung mga full timer. Yun yung sinasabi ko na ano, ibibigay talaga sa'yo pag time mo na, pag deserve mo na. Kasi pag binigay sa akin yung makapal na full-timer ng 4 year pa lang ako, malamang natunaw yun. Kasi hindi ako marunong mag-keep. Binigay sa akin, mag 4 years na ako. Yung full-timers to as of now, nasa 32 sila. And yung 32 na yun, kaya ko silang i-handle. Kasi nga, ayun nga, kumbaga, nung binigay sa akin yung grupo, yung full-timer, medyo hinug na ako. Kaya ko na silang i-guide, kaya ko na silang i-keep. Kaya hindi ganun katas yung attrition sa akin, yung tunaw. Ayan, kasi natunawan ako ng ilang years eh. So, nung dumating yung 32 na yon, may paparating pa ngayon na 6. Ayan. So, ang dami na nila. Ayan. Ako, ngayon nga, ako na yung naghahanap ng trabaho ngayon minsan. Ako yung nangungulit sa mga daw na, eh, bigyan nyo naman ako ng task. Kasi nga, halos yung task ko talagang na-delegate na sa kanila lahat. Diba? Kaya nga, yun, naghahanap nga ako mga task-task sa mga downlines ko ngayon, bigyan nyo naman ako gumagawa. Kasi dami na nag-stand sa ilalim. Ayun, so, yung future mo dito, yung sobrang clear. Sina-apply ng Oscar, sinubaybayin ko rin sa apply ng Oscar nung pagsalpa ko dito kasi bagong-bago ako noon. Sila yung mga ano, nagsishare noon, ng nag-MC sila noon eh. MC sila last 4 years. Hindi ko lang, basta matagal ng MC yan, apply nyo. Ibig sabihin, ang dami ng million na dumaan sa pera, sa ano yan, sa bulsa niyan. Ayan, so ayun. And then yun nga, magso-surrender ka talaga sa upline. Makinig ka ng todo sa upline. Yun lang naman sa yun lang talaga yung pinaka gusto kong i-inject sa inyo. Siguro po siguro pag nag 3-star ka na, 4-star ka na, siguro pwede na siguro na ano. Pwede na maging creative ka muna kasi pag ano, pag bago ka tapos nagiging creative ka, lalo kang natatagalan. Lalong tatagal yung network mo pag pinairi mo yung creative mo pagbago ka pa lang more on kinig lang sa upline kasi yung sasabi ng upline sakto lang sa'yo, talagang yun yung mga kailangan mo lang muna. Ayan, namatay ilaw. Naku. Ayan. Thank you coach, master. Tanong na lang. So, yun lang sa akin. Di ko alam kung na-inspire ko. Basta yun lang talaga yung kaya ko sabihin. Sorry kasi medyo hinihingal ako. Ayan. So, okay. Siguro may mag-entertain na lang akong tanong. Tanong na lang. Sorry kasi nasa ano ako, nasa tanay kami ngayon. Medyo madilim. Sasakyan nga lang ako kasi walang ilaw dun sa area namin. Okay po. Salamat sa time. So, sino pong pwedeng magtanong? Yan. Tanong na po kayo. Ako, pwede ako magtanong. Yes po. Sige po. Hello Ops, tanong ko lang, 'di ba tulad nga po ng sabi mo na nung kabataan mo po nagsisimula ka pa lang na-addict ka sa Dota, sa mga online games. Ano po ba yung unang pag-adjust na ginawa niyo para nung kakasimula niyo pa lang sa EC? Ano pong first move na ginawa niyo para maging seryoso sa EC? So sa akin kasi nung nakita ko yung kitaan, yung 1818 na yan, wala na talaga, as in talagang, yung nabaliw, nasabi nila nabaliw, as in talaga, after nung nakita ko yung ano, yung potential income, nakita ko yung ano, yung negosyo, as in talaga nakalimutan ko lahat ng bisyo ko. As in, nakalimutan ko talaga, ako nga dati yung nung pumapasok ko sa mall, ako yung pumapasok dati doon, pag umaga, may hangover na ako, nagulat na sa akin yung mga ano, yung mga kasama ko sa trabaho kasi dati pumapasok ko may hangover na ako. Kaso nga lang mga sumusunod na araw pumapasok ako, tulala na ako.
Kaya medyo duda na sila kung ano yung tinitira ko noon. Ano ba yung tinitira mo, Brad? Baka iba na yan, sabi sa akin. Kako, hindi. Kako, hindi. Brad, may nakita akong negosyo. Ayan. Tapos binibilug-bilugan ko na sila. Tapos sinasabi siya, ay, under to? Tantro, gumaga. Ay, hindi yung global. Hello. Sinasabi, pyramid. Wala naman akong pakialam that time. Ayan. So, yung adjustment. Ayan, yung adjustment, halos wala. Kasi as in, nung nakita ko yung ano, nakita ko yung easy talaga nagbago lahat. Pero based on sa mga ano sa mga hinawa kong full-timers, meron diyan nag full-time addict sa ML. Addict sa ML. Talagang pinakat ko. Talagang minonitor ko siya. Kumbaga, sinalpa ko siya sa training. Kung ikaw, bago kayo na siguro, medyo exposed ka sa mga games, ibuhos mo yung oras mo sa pakikinig na training. Kasi may ano yan, may mga training na talagang suwak sa'yo. Pag suwak sa'yo yan, makakalimutan mo lahat. And then wala namang ano yan, lahat naman ng games, lahat naman, kumbaga, lahat naman yan pwede mong balikan pag kumikita ka na. Lahat yan, kaya mong balikan. Pero pag dumating ka siguro na nag-matured ka na, pwede yung pahapyaw-hapyaw kasi pahapyaw-hapyaw na lang. And then mo siyang downline, sinadong, di ko alam kung na-invite yung sinadong. Pero highly recommended 'yon pag yung downline kong 'yon. Sobrang galing mong share noon. Highly recommended 'yon na ano mag-share. Ayan. Si Dong dumating that time 'yan, addict sa ano, sa ML 'yan. Siya ang nagturo sa akin eh. Nag-ML nga rin ako, nag-lockdown eh. Ayan. So siya ang nagturo sa akin mag-ML, ayan. Pero yung addict siya sa ML that time nung ano nung nag-full-time siya. Pero nung Ayan. So 'yon nung nag-full-time siya. Ayan, sabi ko sa kanya, bigyan mo ng oras yung ano, yung negosyo mo. Talagang burahin mo yan games mo. Ayan, binura niya yung games niya and then talaga focus. And kasi ma-addict ka rin naman sa training, lalo na pag na-in-love ka diyan. Kaya ka lang naman na-addict sa games kasi inaraw-araw mo yan eh. And then araw-arawin mo lang yung training, doon ka lang magpaka-addict, di ba? Ayan, so yun lang, yung adjustment lang naman, tutulungan mo lang yung sarili mo. Tulungan mo lang sarili mo, tulungan mo lang siya. Kung baga, alit ka sa game, sikat mo yan, burahin mo. And then, ano, makipag-usap ka sa nagmo-monitor sa'yo. Sabihin mo sa nagmo-monitor sa'yo, na i-check yung phone mo. Willing ka dapat na magpa-monitor. Willing ka magpa-monitor dapat. So, huwag kayong tinatago-tago mo pa yung games. Kung may mga games, kung mahilig ka sa mag-TikTok, basta yung mga YouTube, mag-scroll-scroll. Lahat ng nakakaubos ng oras, ikat mo muna yan. Pwede mo yung balikan pag medyo leverage ka na. Pag may kumapal yung ilalim mo. Pwede mo yung balikan. Ayan, so yun yung sa para makapag-adjust ka, tutulungan mo yung sarili mo. Ikat mo yung mga yan, burahin mo. So, yun lang siguro, yun lang sa akin. Kumbaga tulungan mo yung sarili mo para makapag-adjust ka na mabilis. Salamat po, Ups. Napakaganda po ng sinabi niyo sa akin. Talagang... Full-timer ka ba? Nagpa part-time pa po ako ngayon pero balak ko na po mag full-time talaga. Kasi may trabaho pa po ako. Pag nag-work ka pa naman, kung kaya mo i-position yung account mo, mag-additional account ka, tsaka mag full-time. So goods 'yun. Iba yung galaw, although sabi na may masipag talaga, pero pag masipag ka tas naka-multiple ka, panalo ka. Ayun lang. Sige po, Ups. Yan, sino pa pong may tanong? Sunod ang word mo. Coach Teddy, baka may tanong ka, Coach Teddy. Sa mga OFW ba, may gustong magtanong. Ayan. Mama ko si OFW, kaya medyo nakaka-relate din ako sa mga OFW. Tsaka ang tagal kong nag-market ng OFW. Hello, Apps. Ako po magtatanong. Paano po gagawin ko dun sa may husband kasi ako sobrang negative? Inaaway ako, lalo na pag nagsiselfone, nakita niya ako nagsiselfone, inaaway niya ako, kaya hindi ako makapag-focus sa pag-prospecting. Maraming negative sa akin, anak, asawa. Paano ko po gagawin doon? Nasa Pinas ka po? Nandito po ako.
sa Pinas. Ayan. So, gusto pwede ko naman gawin yung business. Kaso, lagi nga po akong, ano eh, pag nakita na ako nagsiselfon, naaway na ako. Kasi, wala naman daw mangyayari sa buhay ko dyan. Ganun, sinasaya ko lang daw yung oras ko. Ganun. Pero gustong-gusto kong gawin. I mean, sa patago pa yung ginagawa ko. Kasi, pag nakita na naman ako nagsiselfon, aaway na naman to. Kaya, iniwanan ko nga sa probinsya dahil, wala, lagi kami nag-aaway eh. May gusto kong gawin yung business, di ko magawa. Okay. Ay, full-timer ka na ngayon? Dati po ako nag-full-time, kaya lang nung pandemic po, umuwi nga po muna ako ng probinsya. Kasi yung tapos, yung asawa ko, nasa Nueva Ecija po kasi yung, nasa Nueva Ecija po kasi yung mister ko, saka may anak din po ako doon. Eh, nandun nga po ako, hindi mo ako makapag-focus, kasi lagi kami nag-aaway, ayaw niya akong cellphone. Very gusto kong gawin. gusto kong gawin. Kaya ang ginawa ko ngayon, iniwan ko, nag-aaway ng last na away namin, umalis ako, nagbiyahe ko, paluwas ang main hill. Ayan, so ano since... Po, maganda kong gawin ngayon. Hindi, nakagawa ka na, iniwan mo na eh. Panindigan mo na yan. I mean, ano, kailangan mo na panindigan niya kasi umuwi ka, di ba? Kumbaga, bilisan mo na lang. Bilisan mo na lang. Talaga. Bilisan mo na lang talaga magka-resulta kasi iniwan mo naman na eh. Na pero ano kumbaga yung mga ganun may advice ko sana sa yung kasama mo sa bahay at least ma-invite mo yung ano yung mentor mo apply mo na makausap yung family mo. Okay naman yung ginagawa pero since ka umuwi ka na ay umalis ka na. Ayan, so bilisan mo sa result kasi pag may resulta naman diyan ano naman yung mga yan. Ma-switch naman to fast positive pag ano pag pag nagka-resulta ka na. And so bibilisan mo lang talaga and then yun nga hangga't maaari mo tinatawagin ka pa rin ba pag ganun? Naka-mute ka. Linak ko po muna siya sa ano eh sa mga FB ko eh. Hindi siya makapag-message. Since ginawa mo 'yan, since ginawa mo naman na 'yan. Kailangan mo talagang bilisan. Bilisan mo na talaga magka-result. Ayan. So, pabot-abutan mo siguro 1,500 pag kumita ka. Ayan. So, para ano, para nakikita nila. Kasi, may at least yung makapag-abot-abot ka. Abutan mo 1,500, 1,000, and then bibilisan mo lang talaga yung resulta. Kasi resulta lang inaantay ng mga yan. Kaya lang naman negative yung mga yan kasi wala kang resulta eh. Wala pa siguro, di ba? Pero pag nagka-resulta ka dyan, bibigay yung mga yan. Babait yung mga yan. Mabait yung mga yan pag nagka-resulta ka. So, since ka mo, ginawa mo, iniiwan mo sila. So, panindigan mo na lang ginawa mo, di ba? And huwag kang uwi na ano, huwag kang uwi na. Yun nga na yung ginawa mo na pag-alis, huwag kang uwi dun na wala kang resulta. Wala pa rin resulta. So, pag, since ginawa mo na yan, focus ka na talaga. Focus ka na talaga. Lahat talaga ng pwede mo pang gawin para mapag-build ka ng network mo, gawin mo talaga. Kung kailangan mo matulog ng mga hindi talaga kung kailangan mo talaga matulog ng mga 3 hours, 5 hours. And so hindi naman sa pag so, hindi naman sa probinsya nga po, ginagawa ko sana yung paggabi. Kaso lalo na mga bukuyat lang daw ako nang wala namang katuburan. so kung hangga't kaya niyo magsakripisyo talaga. Yung ano yung tawag yan yung sakripisyo kasi hindi naman lifetime yan. Hindi naman lifetime na magsisipag ka. Darating naman, basta sipagan mo lang talaga pagbago ka. Sobrang talagang sipag. Yung sipag kasi namin that time, magtulog na namin yung sinasabi ko, 3 hours to 5 hours lang eh. And so kung kaya mo yun, i-consistent mo siya hanggang di mo ma-hit yung goal mo. And so basta bilisan mo. Hindi naman sa sinasabi ko magmadali kayo, basta bilisan mo lang. So kahit naman siguro tanawin ko kayong lahat, kaya nyo pang sabihin na may ibubuga pa kayo eh. Di ba? So kung may ibubuga pa naman kayo, ibuga nyo na yan. Ibuga nyo na yan. Di ba? Kasi ibuga nyo lahat yan. Kumbaga, kung kaya nyo pang magsipag ng i-times 2 pa yung sipag nyo, i-times 2 nyo pa kasi end of the day, kayo rin naman makikinabang yan. Yun lang naman, as in, kayo rin naman makikinabang. Yung nga sabi ko, magsipag ka ng todo ngayon kasi mamimiss mo yung pagsisipag mo. Dating yung time, mawawalan ka na rin ng ano, halos wala ka na rin mga ginagawa sa buhay, di ba? Ayan, so, sipagan mo na ng todo ngayon. Sipagan mo na ng todo ngayon kasi pagdating ng araw, yun nga, lahat yan makakalimutan mo. Yung puyat mo, yung pagod mo, lahat yan makakalimutan mo talaga pag unti-unti mo nakukuha yung ano,
yung result na gusto mo. Pag dumating yung time na pa 1818 ka na lang, may bumabangga na lang, talagang ma-appreciate mo yung sipag mo nung ano, nang humahataw ka. So, ayun lang. Basta yung ginawa mo, since umalis ka na, medyo bilisan mo na talaga. Ay, magpa-mentor ka ng todo, dikit ka kay upline. Lahat, kulitin mo sa upline. Kulitin mo ng tanungin mo nung anong kailangan mong gawin. And then, kung ano yung sinabi ng upline, dikit mata mong sundin yon. Lunukin mo lahat ng pride mo kung kailangan talagang ano, sundin mo lahat. Ayun. Hindi ko alam kung nasagot ko. Nasagot ko ba siya? Ayun, bilisan mo lang parts. Bilisan mo lang. Nasagot mo po. Thank you po. Yan, sino pa pong magtatanong? Mga OFW po, tanong na po kayo. Yung mga leaders natin dyan na mga may marketers at magma-marketers kasi marami po si apply na marketers. Yung mga nagbabalak kumuha ng marketer. Ayan, so mga nagbabalak kumuha ng marketer, go ka. Kasi yung meron yung downline ko yung si Abigail. Kapatid niya si Dong, yung nakapaglabas ng sasakyan within 2 years, sorry, less than 2 years. So yung si Abigail na yon, yung apply niya yon, nung nakuha niya si Dong, kumapal tong grupo ni Dong. Ang sinunod na kinuha niya, yung asawa, tapos yung asawa niya, tapos yung kapatid ng asawa niya. Ngayon tong si Abigail, siguro ang pinakamababang income niya 30 mil halos wala na siyang ginagawa. Literal na halos siyang walang ginagawa kasi nga nabili niya yung left and right niya. Ayan, yun yung advantage pag ano, pag may marketer ka tapos pumutok yung marketer mo. Pagka magalakas yung marketer mo na mag-guided ng upline mo yan. So wag kang matakot na kumuha ng marketer kasi tawag yan, jackpot ka diyan. Jackpot ka talaga pag ano, pag nag-stand yung left and right mo. Ayan. So ayun. Sa pagdating sa marketer, iba yung bigayan, kumbaga iba yung bigayan pag may marketer kang ma-active. So, okay, yung mga may gusto ng yung mga may gusto ng tanong sa marketer, pwede naman ba masagot natin? May tanong po ata si Sir John Eric, pwede ka na po mag-unmute. May tanong na po sana ako doon sa sabi niya na bilisan. Paano po mabibilisan yung ginagawa natin dito? Ano pong kailangan gawin upang maging mabilis ba? Ano, ikat mo talaga lahat ng hindi nakatulong sa ano, pag na-network mo. Huwag ka mawawala sa top 5. Kumbaga, yung master mo yung top 5 na yan, top 5 isang shot. Ganyan-ganyan lang yung top 5 na yan, pero paulit-ulit lang yan every Thursday, pero sobrang laki ng impact niyan pag na-master mo yung top 5 na yan. And then lahat ng hindi nakakatulong sa pag-network mo, talagang ikakat mo. As in, talagang sacrifice yan. Kung may mga, yun nga, sabi ni upline na may negative siyang ano, may negative siyang family, talagang kinat niya, di ba? Talagang decision making niya talaga. Talagang solid din yung decision making na ginawa niya. And then kung gusto talagang bumilis, huwag kang absent sa Five Fingers. Everyday yan. Pag ano, nag Five Fingers ka, straight 1 week, tapos umabsent ka ng isa, back to zero ka yan. So talaga, huwag ka magtatapon talaga. As in, huwag ka magtatapon ng oras mo. Everyday gawin mo yung Five Fingers. Yung iba kasi ginawa yung Five Fingers, 15 days, gusto ng resulta kagad eh. So walang ganun. Kumbaga, i-consistent mo yan. Consistent mo Five Fingers na yan. 1 month, 2 months, hanggang sa magka-resulta ka. So sisipagan mo lang talaga, mag-addict ka sa mga trainings. Huwag ka magtatapon ng oras. Yung sinasabi nilang, hindi ko alam kung tama itong sasabihin ko, ay yung sinasabi nilang, hindi mo na kailangan maging magaling, kailangan mo na magsipag. Ayan, so kahit pa paano kailangan pa rin galingan ng konti, di ba? So gagaling ka naman dyan with experience. Kaka-training, kakausap ng tao. Ayan, so gagaling ka sa mga objection pag marami kang kinakausap na tao. And then, yun nga, everyday mag Five Fingers ka. Yung Five Fingers, i-master mo yan. So yan lang naman, lahat naman even sa ibang kumpanya na nag-network, yan talaga yung ginagawa ng mga nag-network, yung Five Fingers na yan. So huwag kang absent doon. So pag umabsent ka yan, automatic, ikaw lang din napapabagal. So lagi mo lang gawin yan, Five Fingers na yan. And then, training.
and then makikinig sa upline. Actually, pare-pareho lang naman kami binabanggit ng mga sharer eh, na makikinig ka sa upline mo. Kasi yun lang naman talaga. Kasi yung mga nag-share, nakinig lang talaga yung mga yan. Kahit ibang group, kahit ibang tao mag-share sa'yo na ano, nag-network, ganyan lang din talaga yung ginawa niya. Nakinig lang talaga siya. So, makinig ka lang, mag-surrender ka lang. And then pagkakinig mo, syempre, apply ka agad. Yung sinabi ko na everything, magpa-fingers ka, huwag kang absent. Everything mo gawin yan, di ba? So, yun lang, hanggang sa ano, kung kaya mo, di ba, yung bilisan mo, talagang solid yung ano yung oras mo sa business. Talagang yung oras mo talaga, mas mahaba talaga dapat yung oras mo sa negosyo compare sa tulog mo, compare sa ibang bagay. Ayan, so, yun, part naman ng hataw yung pag-ano, part naman ng hataw yung pakikinig ng trainings. Basta involved lang lagi yung negosyo. Basta huwag kang bababa sa 12 hours sa loob ng isang araw. Di ba may 24 hours tayo? Yung 12 hours na yun, i-consume mo yun, i-consume mo yun sa negosyo natin. Pakikinig ng training, 5 fingers na yan, pagpapadala ng package, pakipag-usap sa upline, pagpapa-advise. Basta yung 12 hours na yun, consume mo yun everyday. Para ano, para mabilis. Ayun. Basta huwag kang magsasayang ng oras mo para kung gusto mong bumilis talaga. Actually, sa akin, medyo mabagal kasi 4 years eh. Tama. Nasagot po ba, apps? Okay, next naman po. Sino po po magtatanong? Pwede pa po kayo magtanong. Si partner, sige po. Meron kang magtatanong? Ayan, maganda. Sabi, meron kong kausap kanina tao. Sabi niya, kung po, sabay tayo sa negosyo po, sa, ano yun, sabi niya. Sabi ko, ang global po, sa, yan, scam yan, sabi niya. Anong gagawin ko po? Ano? Scam daw. Hindi, ano, sa to lang yun. Kumbaga, hindi pa siya kayang sagutin, di ba? Eh, so, tarong, kumbaga, kung may mga script kayo, pag-aralin mo yung script kung paano sagutin yun. Pero good siyan kasi nga ginagawa yung part mo. Actually hindi lang yung ma-encounter mo pagdating ng araw. Ang dami pa diyan na mas mabibigat na objection. So yung ginagawa mo ngayon, you're on the right path kumbaga. Tama yung ginagawa mo. Kung hindi mo pa siya kayang sagutin kung paano sagutin yung scam yan. Ayan, so siguro aralin mo, learn the business as soon as possible. Aralin mo talaga yung negosyo, company profile, yung OPP kasi dati, yung ECO, NECO, yung master mo yan. And then kung hindi mo pa kayang sagutin, paturo mo sa upline mo. Ang upline naman, yan, nag-aantay lang naman yan ng ano, ng yung upline naman, anytime naman yan, pag humingi ka ng tulong dyan, tutulungan ka naman yan. So, wag ka lang, ano, kumbaga yung communication mo sa upline mo, dapat very strong yan. Hindi lang, huwag na nagkakahiyaan. Huwag ka mahihiya kay upline na magtanong. So, lagi ka lang magtatanong kay upline. And kasi yung, minsan yung kaming mga uplines, minsan di rin naman namin alam kung ano yung pinagdadaan mo, kung ano yung mga hindi mo alam. Dapat nag-open ka rin talaga. Kasi sobrang dami ng leader ng upline mo, sobrang dami ng hinahawakan ng upline mo, sobrang dami schedule ng upline mo, medyo nakakalimutan niya yun nga mga musta. So, mas maganda open ka rin. So, give and take kayo ng upline mo. Tanong ka lang lagi sa upline kung ano mo kailangan mo. So, kung hindi mo pa siya kaya sagutin yung scam yan, ayan, so, may pag-communicate ka upline. Upline, paano sagutin to? Screenshot mo, nag-send mo sa upline mo. Bibigyan ka naman ng sagot niyan eh. So, strong communication sa mga upline pag may mga ganyang situation na hindi mo kaya sagutin. And then, yun nga, be ready kasi hindi lang yan yung mga maririnig mo mga objection pagdating ng araw. May mas mabigat pa dyan yung mga objection. So, yung mga ganyan, medyo basic na sa mga upline niya. So, pag ikaw, yun nga, magtanong ka sa upline and then habang na-encounter mo yung mga yan, dapat inaaral mo na rin yung negosyo. Inaaral mo rin talaga siya. Kasi pag yun nga, naaral mo yung negosyo, target anywhere ka talaga. Talagang so, sa'yo talaga yung oras mo. Kumbaga yung mamamaximize mo yung hataw mo. So, aral mo yung negosyo and then pag may mga ganyan, ulitin ko, pag may mga ganyan hindi ka alam, strong communication sa mga upline para malupit, di ba? So, yun lang yung sinasabi yung scam yan.
kaya mong sagutin yan, special pag kabisado mo na yung company profile, kabisado mo na yung negosyo. Kasi ang dami pwedeng isagot yan. And ang daming pwedeng mong isagot. Actually, may mga script yan. So, for sure, may mga script naman yung upline mo. So, pag may mga ganun, screenshot mo lang, send mo sa mga upline mo, and then tanong ka. Ayan. So, para mabilis. Ayan. So, gamitin mo yung, ano, yung experience ng upline mo, yung galing ng upline. Ayun lang. Tapos, ganina, ngayon siya, sabi niya, anong tatambalian ko lang yan sa 24/7? Anong gawin daw niya? Sabi niya, ko, inumin mo lang yan, then tapos, pan, UTI, cancer, diabetic, high blood, sabi ko, sayang yun, matakot ako mag-inom dyan, sabi niya, bakit matakot ka, tatambal naman, maganda naman yung gamot yan, sabi ko. And so, di, ano ba yung ano, kumbaga, parang ganun, kunyari, yung concern niya, yung sa may product, di ba, concern niya si, concern niya, di ba, yung sa may pag-inom ng product. So, tinanong niyo ba yung kung kasi nabanggit niya ba sa'yo kung ano yung mga health, ano yung kumbaga health concern niya sa sarili niya mismo. Pero pag, yung nga, kunyari may health concern siya, diabetic siya, huwag ka nang lalayo doon. Kumbaga, kasi yung ano namin, C24/7 naman, ano naman, yung all natural naman siya. Ganun mo siya, kumbaga, all natural. Ang laging banggit lang naman niya sa mga products natin, actually, yung product natin, ano siya, food supplement. And ang trabaho ng food supplement, yung mga products natin, is palalakasin rin naman yung immune system natin. And then pag lumakas yung immune system natin, yun yung sarili natin magpapagaling sa sarili niya mismo. Para mga ganun lang. Actually, basic lang talaga yung mga yan. Siguro, ano lang talagang, magbabad ka lang muna talaga sa mga trainings. Babaran mo lang talaga. As in talaga, kung kayong magtatlong video sa isang araw, gawin mo at para maimbakan ka talaga ng ano, para marami kang bala pag humataw ka. Mahirap kasi yung humataw ka tapos hindi mo pa talagang kabisado yung negosyo, kawawa ka doon. Kumbaga lagi ka talagang laging tanong ng upline, although goods yun yung nagtatanong ka, pero dapat hindi mo rin pinapabayaan yung ano, na dapat hindi mo dapat dumadating rin yung sa time na naisip mo na kailangan mo rin talaga na ano, kailangan mo rin talaga na pagdating ng araw ikaw yung sumasagot talaga ng lahat. Right. So talagang aralin mo yung negosyo, aralin mo siya as soon as possible, magbabad ka sa mga trainings. And then yung ganyan, sakto lang yan, aralin mo and then sabak ka. And then wag kang ano, kumbaga wag kang, kunyari hindi mo pa nasasagot yung mga objection, wag kang panghinaan ng loob kasi automatic yan, dyan ka naman gagaling eh. Yung first 100 siguro may invite mo dyan, talagang ano yan, talagang pagpra-practisan mo talaga yung mga yan, mga tapon niya mga yan. Pero babalik yung mga yan pag ano, pag nakikitaan ka naman ng improvement. Ang dami kong ano, ang dami kong mga, actually nung lumabas yung sasakyan, ang dami nag-CPM sa akin na gusto mag full time. Ayan, kako, tsaka na, enjoy ko muna yung ano, yung sasakyan. Ayan. So, ayun, kumbaga, ayun lang, learn, then apply. Ganun lang talaga hanggang sa nag-move forward. Aralin mo lang yung negosyo. Yun, wala namang masyadong ano, hindi naman komplikado yung pinagagawa natin dito. Aralin mo lang talaga yung negosyo. And then, dami mo experience. Hindi maniwala kasi, hindi maniwala kung hindi sila makakita. Gusto nila makikita dyan. Ayun nga. Gusto nila makikita man. Ayun nga. Ikaw na magawa. Ikaw na ano. Ikaw na yung nagsabi mismo na ano. Hindi sila naniniwala kasi wala pa silang nakikita. So pag may nakita na yung mga yan, maniniwala na sila. So for the meantime, tapon na yung mga yan. Medyo reserve mo na medyo daanan mo na yung mga yan. Daanan mo na sila. And then, yun nga. Damihan mo pa ng kausap mo. Kumbaga yung mga nakakausap mo ganyan, negative na yan. Huwag mo lang, kumbaga, mahirap mo ng paniwalaan yung mga yan. Sayang lang oras mo pag nagbabad ka sa mga yan. Kumbaga, go next ka na agad. Yung mga yan, pwede mo nang balikan yung mga yan pag, ano, pag medyo marunong-runong ka na. Pwede mo na yung mga balikan. Actually, sila mismo lalapit yan. May mga lalapit at lalapit sa yan pagdating ng araw. Oh, meron at meron yan. Anda, yun nga, sa experience ko, ang daming lumapit nung, yun nga, kasag yung mga, napopost-post na ako ng mga ganito, na consistent yung ano, yung ginagawa ko, kumbaga pininindigan ko yung ginagawa ko, posting na mga maayos, ang dami yan, and then, ngayon, nagtatanong na rin sila, and, uy, baka naman, mga ganun-ganun na rin yung mga yan. So, damihan mo lang, kumbaga gawin mo lang yung negosyo, and then, go next ka lang mabilis. Yan. Aralin mo na yung negosyo. Yun lang talaga. Aralin mo siya. Yung Neko, yung product, lahat naman yan. Yes po, salamat po.
Okay, may tanong po sa ano ating chat box. Sabi niya, paano daw po yung downline niya na gustong maging full-time or maging marketer? Ops, tanong ko about sa marketer. Leader ko po na walang panghataw. Gusto niya maging full-time marketer. Ano daw po yung gagawin niya dun sa mapapapiin ng leader niya? Hati ba sila dun o gano'n? Ano daw po dapat niya? Ah, okay. Kasi may ang sa amin kasi ngayon ang ginagawa namin yung OFW wala kasi ng papel. Kunyari OFW, may marketer siya, 'di ba? Kunyari encoded na 'yung marketer niya. OFW tapos 'yung marketer niya encoded na. Tapos 'tong OFW na 'to magre-rehead sa ilalim ng full-timer niya. Tapos itong full-timer na 'to, ang talagang ang full-timer na 'to, lalagyan niya left and right 'tong nasa ibaba. Itong rehead ng OFW sa ilalim niya. Kasi sa kanya pa rin naman yun eh. May impact pa rin naman yun eh. Magiging strong side niya kumbaga. Ibibuild niya tong rehead ng OFW, left and right talagyan niya yan. And then, pag build na to, tsaka niya tatrabawin yung kabila niya. Kumbaga, medyo hindi, in-stop na kasi namin yung ginagawa namin na ano eh. Salitan, kumbaga may pay yung full-timer, ibibigay sa OFW. Ang ginawa namin discarte ngayon, yung OFW magre-rehead sa ilalim ng full-timer. Tapos yung rehead niya doon, yun yung lalagyan niya. Yung ibibuild muna ng OF ng full-timer na linya. Kumbaga magiging strong side niya yung rehead ng OFW. So ganun, left and right nilalagyan niya, din kumikita na yung rehead ng ano ayan ng OFW. And then tsaka na yun, kumbaga pag medyo mahaba na yung waiting pag medyo mahaba na yung waiting, tsaka tatrabawin ng full-timer yung kabila niya. So ganun yung ginagawa namin ngayon. Wow, ang ganda. So, Salamat sa idea. Sorry. Magre-rehead yung OFW sa ilalim ng ano full-timer. Para hindi tapon kasi sa totoo lang, mahirapan din talaga yung full-timer pag nagsalitan pa kayo. Pag nagsalitan pa ng full, yung put ng ano, mag-aabot ng mga 1 year talaga. Pero pag yung ginawa mong ganun, na nag-rehead yung OFW sa ilalim ng marketer, tapos trinabaho ng marketer yung rehead na yon left and right, kumita si OFW. At the same time, nagkaroon ng strong side si full-timer. And then, trabaho na lang sa kabila yung full-timer, then bangga-bangga na lang siya. And then after 6 months to 8 months siguro, pwede nang i-cut yung sponsor. Paano daw, Apps? 15 accounts na siya. Ala? Yung nagtanong. Nangyari gandang dito. Gandang problema naman. Ano? 15 accounts na po yung nagsabi, yung nagtanong po. Ano daw po gagawin? Sa amin na lang. 15 accounts. Ayan. So, anong gagawin natin doon pag nag-15 na kasos ko na full-timer? Ayan. Sa anak? Ano? Yung nagtanong, 15 accounts na siya. So, hindi na siya pwede mag-rehead, no? Malupit. Ayan. So, ganun, salitan. Pero, para sa mas maganda, ayan, salitan talaga sila pag ganun sistema. Pero, medyo i-extend mo yung sponsor mo. Medyo ano mo siya, kasi ang yung 6 months, ang bilis ng 6 months eh. Medyo sayang 'yun kunyari nag-spend ka ng 6 months tapos kinat mo 6 months. Tapos na ganoon tinigilan mo pag-sponsor ka niya. Ayun, medyo binat niyan talaga 1 year 'yan. Pag ganoon yung ginawa mo yung left, yung salitan kayo. Pero talagang pag may strong side ka naman siguro, kunyari may strong side ka, pwede mo kumbaga 2-1 kayo para maka take off din talaga yung full timer kasi pag napansin namin nagpa full time kami na salitan medyo yung 6 months nabibitin yung full timer nabibitin talaga siya. So ayun, kung ganun medyo mag pwede 2-1 dalawa kay full timer, medyo di ko alam, basta win-win situation. Kumbaga hindi lugi si full timer, hindi rin lugi si OFW. Ayan, kung 15 accounts ka, kung meron ka namang strong side, pwede mo naman ibigay, pwede naman yung upline, kaya-kaya naman diskartehan na yan, kaya-kaya naman ipakikita naman ang upline, basta win-win situation tayo. Panalo yung OFW, panalo yung marketer, para yung marketer maka-take off din na mabilis. So kasi yung goal namin maka-take off na mabilis mga full-timer, para hindi rin ganun katagal
yung pag-sponsor ng OFW. Although yung pag-sponsor talaga medyo risky. May konting risk pero pag pero yun nga pag na-build mo talaga yung full-timer panalo ka rin. Ganun din naman talaga yun, ganun lang naman yun eh. Magte-take ka ng risk. Pero hindi naman ganun ka hindi naman ganun kalaking risk. Yung iiyano mo kasi panalo ka pa rin naman diyan. So 15. Yes, ayun. Tama. Hindi pwedeng magano mag-red talaga no. Ayun. Opo. So ayan. So pwedeng daw ay nasagot. Basta, ay, ano? Nasagot daw. Okay. Tama 'yun, apps kasi ano nga 'yan, mas ano nga 'yun yung marketer po pinaghirapan niya 'yun and doon siya mas lalong susunod doon sa nakapag-invite sa kanya kaysa doon sa upline. Tama ko ba? Mas close ba? So mas maganda din 'yun. Na malagay pa rin sa marketer. Basta laging ano, win-win situation naman. Basta laging panalo. Panalo both OFW and then marketer. Kaya naman na, so, monitor naman ng mga clients yun. Yes. Huwag kayong matakot kumuha ng full-time yun. Ang mga marketers. Huwag kayong matakot na kumuha ng mga marketer. Yung mga marketer naman dyan, huwag kayong mag-ano, huwag yung kumbaga, take program eh, kumbaga abusuhin di ba? Huwag niyo abusuhin yung opportunity niyo na huwag niyo maging ano comfort zone yung support. Ayun, huwag niyo maging comfort zone yun. Kasi hanggang nandiyan ka na comfort zone mo yan, mahirap lumipad talaga. Ang hirap mag ano. Okay na yun pagdaanan mo yung actually yung mga marketer ngayon. Kumbaga medyo ano eh, medyo kumbaga yun nga medyo spoil yung iba. Pero yun naman pag depende naman ang mga apply naman nandiyan naman mga apply. Di naman nagkulang mga guidance ang upline. And then marami na ngayon, maraming pinagagawa yung UA na ngayon na ano na para secured kumbaga para maganda yung marketer. Ang dami na ngayon mga ginagawa yung UAI na at least para ano para yung mga OFW na kumukuha ng marketer hindi masayang yung pagkuha nila. And so marami na yun, maraming mga rules, dinagdagan yung mga rules, dinagdagan yung mga sistema. Ayan. Para hindi rin kayo mapahamak yung mga bot or FWN marketers. So magtiwala lang kayo sa grupo. Magtiwala kayo sa grupo and then sa mga upline ninyo. Kasi lahat naman yung guided ng ano yun. As long as active naman sa UEI yan. Guided yan ng ano. Guided yan ni Upwork, yung pinaka-founder natin. Guided yan ng sistema ng UEI. So very ano yan. Very yung pagdating sa integrity doon talaga bumibilib sa UEI. Pagdating sa integrity. So sa mga FW kukuha ng full-timer marketer you're in a good hands kumbaga yun. Okay, salamat po sa inyong tanong. Ay grabe, ang lupit, nakaka-excite ang inyong sagot, apps, and nakakilig and nakaka-challenge then sa part po namin na humawak po ng mga upcoming marketers yan. Then next naman po na tanong, kay Coach Ray, sabi niya po paano daw po kung sa video daw na na-post niya or nag-video daw siya din, sabi doon sa post niya, is hindi naman daw yung totoo. Ano daw po yung gagawin niya? Delete mo lang yung comment. Hindi totoo yung negosyo. Delete mo lang yung comment tsaka i-block mo lang yung tao. Ano lang yun? Huwag mo lang patulan yung mga ganun. Kumbaga, hindi talaga siya magkakatotoo pag pinatulan mo yun. 'Di ba may attraction tayo? Ako dati, 'di ba? Kami nga dati palagay-lagay lang kami ng susi sa ano, palagay-lagay lang kami ng susi sa mga pantalon namin, tapos naka-jeep kami. Ayun, tapos pinagtitingin na kami kasi may susi tumawag, naka-jeep naman. Ayan, so, kumbaga wag mo intindihin 'yung mga 'yon. End of the day, hindi naman sila nagtatrabaho ng pangarap mo. Hindi naman sila nagtatrabaho ng ano ng gusto mo sa buhay. Hindi nga nagbibigay yan ng pangkain mo, hindi ba? Pang extra price mo, iba't papakinggan. So, ano lang, kumbaga, wag mo siyang, yun nga, wag ka masyadong, ano, wag masyadong intindi mga panagsasabi niya sa, ng, ano, mga negative. Kasi, down talaga. Hindi pwedeng positive lahat. Kumbaga, yan yung mga, ano mo, yan yung mga magpapatibay sa'yo. Yan yung mga, anuhin mo pagdating ng araw. Yan yung mga maaalala mo pagdating ng araw, pag, ano, pag nakuha mo na yung gusto mo. Yung nga, yung pagpo-post na, ano, yung nag-claim ng pera, yung attraction nga, attraction kasi yun eh. Kumbaga, ina-attract mo na pagdating ng araw, magkakaroon ka ng ganun. Yung sinasabing video, nag-video ka. Yeah. So, pag may nagko-comment ng ganun, kumbaga, i-block mo na lang. I-block mo na lang, i-unfriend mo, para hindi na mag-comment ulit, di ba? Kasi,
walang ibang gagawin talaga yan kundi mababantayan yung posting mo and then maninira yan. So, wag mo lang papatulan, i-delete mo lang kagad, and then yun nga, isipin mo lang hindi naman siya itatrabaho ng pangarap mo. Hindi naman siya yung ano, hindi naman yung comment niya yung magpapayaman sa iyo. Kumbaga ikaw pa rin naman. Kung ano yung ginagawa mo, kung approved by ng upline ba naman 'yan, gawin mo lang. Gawin lang naman 'yun. Huwag ka lang masyadong ano, sensitive sa mga bagay-bagay kasi walang yung mayayaman na ganoon na yun nga emotional. So hayaan mo lang yung mga ganoon. Hayaan mo lang sila. Yun lang. Ignore mo lang yung mga ganun. Okay po. Salamat po sa inyong tips apps. Then proceed naman po tayo sa ating next na tanong. Ano daw po yung mga advice dun sa mga nag offline marketing and mahina daw po yung kanilang signal doon sa lugar nila. Nasa probinsya din, nag-offline sila doon. Tapos once na mag-send ka ng mga links, gano'n, hindi daw makaka-join. Ay, nag-offline. Ayan, so, pahirapan na kasi sa offline yan. Hindi naman sinidiscourage yung mag-offline na, pero kung kaya mo mag-switch sa online, kung medyo ano ka yan, medyo, ay, mahina signal. Ayan, may mahina yung mga signal pa ba yung ngayon na lugar? Ayan, so, kasi kagaya nito, nasa tanay naman ako. Bundok to. Pero goods naman yung signal. And so, ano yung tanong yung mahina yung signal tapos nag-offline? And so, medyo ano, check your market, tignan yung market mo na ano. Kung nasa, ano ka man, nasa probinsya ka, tignan mo yung magandang signal and then market ka ng yung ano, yung kagaya ng OFW, pwede ka mag-market ng OFW kasi karamihan sa mga OFW, libre may wifi ng mga yan, and then magaganda yung mga signal ng mga yan. So, check mo yung market mo. Baka mamaya minamarket mo rin yung check mo yung market mo, tignan mo yung mga minamarket mo. Ganun din naman, hirap sa signal. Pag nagmamarket ka sa ganung lugar, tapos hirap sila sa signal, medyo, ano, bawasan mo na pag-market mo doon kasi tapon yung oras mo doon. So, tignan mo lagi yung market mo. Tignan mo yung market mo. Sayang kasi yung oras na i-google mo pag ano, pag maling market. Although ano naman, hindi naman wala namang maling market, pero may mga market na mas maganda. Kumbaga, may mga pwede kang i-market na mas maganda, mas convenient sa iyo, mas hindi nakakaubos ang oras. Kasi pag nag-market ka sa medyo, yun nga, sinasabi mong hirap yung signal, kung yan mag-market ka ng probinsya, medyo ano yan, medyo hassle talaga yan. So especially pag yun nga probinsya, ayan, so medyo hassle yung pag ano, mag-market mo yan. So, tingnan mo yung market mo, tanong ka sa mga upline mo, and then open mo yun nga, magandang communication lagi sa upline. I-open mo yung status ng pag-network mo para ma-advise ang kanya ng tama. And so, sa akin, check yung market lang, tignan mo lang yung market mo. Yung hindi na kumakain ng oras, kung yun nga, mahina signal yung market mo. Tama ba yung ano? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa tanong? Ulitan mo yung tanong up. Hindi ko nga din po alam. Sabi niya naman dito, dumanas ka ba ng offline marketing? Tapos, sabi niya naman, paano kapag mahina yung signal? Yan, nag-aprobinsya siya. Coach, pwede ka mag-unmute. Wait, i-ano kita. Pwede ka po mag-unmute. Offline kasi yung malakas dito sa amin. Offline kasi yung kaya namin gawin nito, coach, kasi sa Facebook wala pa kasi ako masyadong kakilala sa Facebook, coach. Tapos para bang hindi ko pa kabisado na makipag-usap sa tao, lalo na Tagalog. Kaya dito sa amin, coach, may mga lugar dito sa amin na mahina talaga sa data. Kahit wifi nga, mahina din. Pero marami rin nagkaka-interest na gustong sumali sa business na ito. Ano itong ginagawa namin. Kaya yun, pahirapan talaga. Sabi mo malakas yung offline dyan. Dapat maraming kambing.
Di, kuha ng coach, kailang gusto lang talaga nila matuto din. Matuto din muna. Hindi naman yun, hindi naman kuha ng coach, hindi naman, kinabang, kumbaga, hindi naman nila alam yung business na, paano mag-business dito. Kaya hindi nila alam kung paano sumali. Yung sabi ko sa kanila, re-refer ko na lang kayo sa mentor, sa mentor ko. Saka ipapasok ko kayo sa GC. O yun ang sinasabi ko sa kanila. Saka sabi nila, mahirap daw no, yung ganun. So, paano ba ito? Paano ba ito? So, offline, kumbaga in-offline mo siya, di ba? And then hindi mo pa siya kayang i-explain. Tapos, pinapasok mo sa chat room, tapos nire-refer mo sa offline mo, tapos yung upline mo is onliner. Ayan, so mag-adjust ka talaga, dapat talaga marunong ka mag-present kung offliner ka, marunong ka mag-present talaga ng bilog-bilog, marunong ka talaga mag-present. Ayan, so kung yun yung ano, yun yung concern, kasi nga mahina yung signal diyan, offliner ka, tapos pag nire-refer mo sa upline mo, hindi rin maganda yung communication ng upline, tapos yung referral mo kasi nga online, di ba? So talaga ang gagawin mo, aaralin mo yung negosyo kung paano maglatag. Kung paano yung upline mo ba, taga saan? Taga Manila. Taga Manila. Okay, so yun talaga yun. Mayroon din taga rito sa amin. Kung may kaya kang may mabitbit kang upline na kayang maglatag, kayang mag-present, so hatakin mo siya kung hindi mo pa talaga siya kaya. Especially pag offline. Ako kasi hindi masyadong naano yung offline. Hindi ako masyadong lumang sa offline. Although na-try ko din naman yung pag-offline. Pero yun, hindi ganun ka-solid talaga. So, and then yun, sinasabi mo. Pero ikaw, good naman yung, kasi okay naman nakapag-zoom ka. Nakapag-zoom ka, diba? Ibig sabihin, okay yung signal mo. Ayan, so, dito sa amin, okay. Dito sa amin, okay. So, sa inyo, okay naman yung signal, diba? And then, kamo kanina, hindi konti ka kakilala mo sa Facebook. Totoo lang yung makakilala mo sa Facebook. Yung makakilala mo dyan sa Facebook, yan yung mga hindi sasali sa'yo eh. Konti lang mapapasali mo dyan. Mas marami kang mapapasali sa mga hindi mo kakilala. So, i-master mo yung ano, yung module 1 na tinuturo, yung five fingers, kung paano mag-market. Kung magdidepende ka sa kakilala mo, konti na talaga yung makukuha mo dyan kasi yun, mostly hindi, konti lang naman napapasali sa mga kakilala. Mas marami napapasali sa hindi kakilala. So, doon ka, ano, kung gusto mo talaga mag-online, kung gusto mo nang medyo yung pangmalakas ang pay-in, talagang I highly recommend online talaga kasi ang kaya mo lang kausapin sa offline is yung kaya lang ng puntahan ng katawan mo. Ayan, kasi kunyari nasa probinsya ka, yan nasa isang barrio ka, ang kaya mo lang puntahan ng katawan kaya mo lang kausapin yung puntahan ng katawan mo. So especially ngayon, 'di ba, pandemic, ang hirap lumabas-labas. So konti lang, very limited yung kaya mong kausapin. Unlike pag online, pagka-add mo diyan, pasahan mo ng script pag ayaw, edi wag, gawa ka lang ng Facebook na marami, dagdagan mo na yung mga Facebook mo, and then strike ka lang sa online. And then ang kagandahan pa doon, pag nag-online ka, yung mga i-refer mo sa upline mo, kaya mas maganda yung communication nila. Diba? Kasi yung nga sabi mo kanina, hirap yung communication ng upline, tapos yung referral mo taga-probinsya, kasi nga, pagdating sa signal, and so, mahirapan talaga. Unlike pag nag-online ka, nag-mataw ka sa online, nag-market ka sa online, o FW man yan, basta online, and since in-accept ka yan, ibig sabihin, maganda yung signal yan. So, pwede sila mas maganda yung communication sila, nila ng upline mo. So, mas malalataga ng upline mo yung referral mo. So, ano lang, kumbaga, aralin mo yung online. Huwag mong sabihin na konti kakilala mo sa Facebook kasi yung friend ko sa Facebook na 5,000, hindi ko magkakilala yun lahat. Saka sa buong organization ko, siguro mga 2% lang din yung makakilala ko. Sa ilalim ko, sa organization, 2% lang siguro dyan yung makakilala ko. The rest, lahat dyan, hindi ko nakakilala. So, karamihan ng mapapasali mo sa online, hindi mo makakilala. So, wag ka mag-depende sa kakilala mo sa, kunyari, kung sinasabi mo na hindi ka makahataw sa Facebook kasi konti lang kakilala mo, mag-add ka ng magandang friend mo. Mag-add ka ng magandang friend kahit hindi mo kakilala yan. Offeran mo lang. Then sa offline, yun nga. Kung gusto mo mag-offline, aralin mo para maglatag kasi mahirap. Hindi naman pwedeng bitbitin yung Manila. Yung galing Manila, tuwid ng probinsya para maglatag, di ba? So, ayun. Kumbaga, kung gusto mag-offline,
arali mo paano maglatag ng ano ng negosyo, and then try to ano pa rin, try to mag online pa rin. Para ano, para ayun nga, para ma-experience mo mag online. Daming ngayon, daming din naka-survive na ano, daming naka-survive since ang lockdown. Ang dami na hindi naka-survive na offliner. Hindi sila ni-discourage kita mag-offline na. Pero ang daming ano, ang daming medyo gumanon sumadsad na offliner. Talagang pumutok talaga is yung mga online. So sabay ka lang sa online. Arali mo yung online. Yun lang. Okay. Unmute ka, Abs, para marinig ka. Abs, John. Ah, okay na po, okay na po. Okay na po. Okay, salamat, Abs, sa inyong sagot. Onliner po kasi siya, kaya ang may tip niya sa atin is online marketing. Okay po. So, pwede niyo po din yun i-apply. And kung gusto niyo pa rin yung offline, tanong po kayo sa offliner. Then, next naman na tanong, Abs, paano kung yung marketer na kukuhanin mo takot pumunta sa Maynila, anong sasabihin mo po? Harap ka lang hindi takot. pag takot sa pumunta ng Maynila, misinformed lang siguro yan, mas maganda kausapin mo na okay naman sa Manila, COVID-free naman sa Manila. COVID-free nga sa Manila eh, pag nasa ano, sa Manila, daming hindi nakamask dyan. Mga takot na lang sa COVID yung mga taga-probinsya eh. And so, pagtakot sa Manila, kausapin mo lang na okay naman sa Manila. And then, kung taga-probinsya siya, i-excite mo siya kung ano yun. Di ba nakita ko sa Manila, daming buildings. Walang buildings gara sa probinsya. Ayan, kumbaga, yung hanap ng mga taga-probinsya, medyo, ano mo siya, kung medyo gagamitin mo siya pang excite sa kanya. I-excite mo siya, sabihin mo na, pag nasa Manila kasi, ayan, pag medyo maitim siya, sabihin, puputi ka. May ganun akong full-timer eh. Kaya hindi humataw. Sinabi ko, pagpunta ka dito, puputi ka. Yun talagang ginawal niya, nagpaputi. Hindi humataw. Ayan, so, ano, yun nga, excite mo siya. I-excite mo siya, and then, mas maganda, malatagan siya ng negosyo. Para, ano, kasi pag probinsya yan, pahirapan magpa-uwi yan, pag lalo na, pag na-shock siya, kunyari, hindi niya alam yung dadatnan niya sa Maynila. Sa pag sabing takot naman, yun nga, pakausap mo siguro sa plane mo kung hindi mo pa siya kayang iyan. And then hanap ka ng kaidaran niya para yun yung kumausap. Kaya medyo makapal-kapal yung full-timer ko kasi nga, yung mga kabataan na taga-probinsya, ang pinapakausap ko dyan is yung mga full-timer ko na may mga resulta. So, kaya naman magmamatch kasi, tawag kasi matching. Kumbaga, mag-same yung, ano, same yung vibration nila. So, kung para ano, para yun nga, maghanap ka ng pwedeng kumausap sa kanya na full-timer, yun yung pinaka-the best doon. Namatay na naman. Ayan. Yun yung pinaka-the best doon. Kumuha ka ng kakilala mong marketer, tanong ko sa upline mo kung sino yung marketer dyan na kabataan na maganda yung result, yun yung pakausap mo. Para ano, para makarelate siya. Na, motivate siya na hindi man nakakatakot sa Manila eh. Okay, yan. So, wait lang po muna natin si upline Robert. Hintayin natin siya, no? Ilang minuto. Pwede po po kayo magtanong. Ilagay nyo lang sa chat box. Kaya po pala hindi kayo pwedeng mag-unmute kasi may mga pumapasok na hindi natin kakilala at makakadistract. So, co-host lang ang pwedeng mag-unmute. So, pwede kayo mag-chat dyan and pwede ko din kayong i-unmute kapag may tanong po kayo. So, pagkakataon mo na ngayon kasi February pa lang po, malayo pa po ang December kung gusto mo pong maraming kitain sa December at maganda ang Christmas and New Year mo. So, maganda, tanungin mo na lahat ng mga tanong mo and hindi lang na natatapos dun sa sagot ng mentors natin yung tanong mo, dapat ina-apply mo din po yan dahan-dahan. Okay? Sige, sino po kung may tanong? Ilagay mo na dyan. Huwag kang antukin kasi yaman talaga tayo. Sino may tanong? At may mga updates pa po tayo. So, ilang minuto na lang din naman. Ang ganda po ba ng mga topics niya ni Apps
Robel, grabe. Galing pala yan siya magsalita. Galing, Robel. Idol. Sinong gusto dyan na magkaroon din ng sasakyan? Type ka po dyan ng I'm the next. Pwede kayo mag-unmute ha kung gusto niyo magsalita. Kasi mag-isa lang nagsasalita, baka hindi niyo ako naiintindihan. Ganun. Uy, I'm the next daw. Yan. So, intayin lang din natin ng ilang... Ayan, meron pang onting mga tanong. Itanong mo na yan. Para maganda. Yan. So, congrats po pala dun sa mga offliner dun sa probinsya. Ang galing nyo. Susunod, ganun din yung mga leaders ko. Maganda po mag-offline kasi ano nga yan, mamimit mo tapos mag-ipon din mga ka-join. Maganda din mag-online kasi ma-add mo, mag-ipon, tapos mag-join. Ganun lang din, parehas lang din yun. Baka may tanong ko po kayo, pakisulat na lang dyan. O, gusto nyo, unmute ko kayo para magkausap-usap tayo dito. Siyempre, mag-isa lang ako nagsasalita. Diba? Isita kayo. At tsaka pala, yung mga may talent dyan, eh, nagugulat kami sa mga talents na magagaling, ha? In fairness. So, sa mga events natin, asahan mo na makukuha ka na mag-intermission, ganyan-ganto. And sa mga upcoming pwedeng maging host, message nyo lang kami. Gagawin po namin kayong host kapag may mga events tayo para lahat may merong ginagawa para mas mapalaki yung grupo natin or humble, dapat humble servant ka. Mga nalobot yun. Ayan. Tapos, ano pa ba? Sino pa dyan yung may tanong? Nasasagot po ba kayo dyan? Di po ba kayo nagsasawa sa boses ko? Pwede kayo magtanong nga mga coach kasi pwedeng sagutin nyo ni Coach Robel o pwedeng sagutin din ni Dean Oscar. Yan. Si, marami dito magagaling matatalino mga mayayamang upline. So, kahit ano pa yung profession na tinapos mo, pasok ka. Yes, Dean, pwede kang magsalita po. Sino may may mga tanong, huwag kayong mahiya. Tandaan nyo, pag nahiya ka, hindi mo matatanong yung gusto mo. Itanong, hindi mo makukuha yung sagot mo at palagi lang yung tatatak sa isipan mo at hindi ka makakagawa ng action. Sige po, tanong lang po. Sino dyan? O gusto nyo mag-talent? Ganon, joke. Wait. Sige na, baka may tanong pa dyan. Tanong ko po, antok. Ko po, antok na ako. Ano dapat gawin? Inom ka po ng kape. Kung ayaw mo po minom ng kape o walang kape dyan, magbuhos ka po ng mainit at tubig. Yak lang. Pwede ka po mag-ilamos at saka uminom ng kape. Di ba, nagising ka? Effective, o, oh, di ba? Ah, sino pa pong may tanong? Tanong na kayo dyan. No, ay, nasagot ko. Gusto nyo ba, unmute po kayo? Wait lang. Pwede na mag-unmute. Okay, yun. Habang naghihintay pa rin po tayo kung babalik ba siya o hindi. Minsan huwag ka na lang din masyado umasa, baka masasaktan ka lang, no? So, let's all welcome Dean Oscar Kagurangan Jr. para sa mga updates and upcoming events.
Sige po. Okay. Sige, update ako, no? Since wala pa po si Coach Rubel, and pwede naman siyang bumalik, no? Okay, bukas po IBMS na. At mag-start po yun ng 12 hanggang 11 p.m. Then, the next day, 28 naman po, meron SENGE and Profit Sharing Awards Night ang Empowered Consumerism. So, ilike mo lang po yung Alliance in Motion Global Incorporated na page para ikaw ay ma-update sa mga ating events. Then, ano po ba? Yung mga enrollees nyo dapat nakasagot ng level 1, level 2, level 3, kung ano man silang level, and nagpo-post kayo Napoleon Hill, especially level 3 students para makagraduate kayo sa elite and ma-hit nyo po yung stars nyo. Ano po ba? Sino pong may tanong? Sige, pwede kayo magtanong. In-unmute na po. Okay. Sige, since walang tanong, tawagin na lang natin yung mga hindi natawag kanina. Milyon-milyon palakpak para kay Coach. Hindi ata natawag si Coach Nilda, di ba? O natawag siya? Ano natawag siya? Si ano? Sino? Leticia. Coach Leticia, gising ka pa? Gising ang pagsalita. Ayan, good morning, Coach Jade. Pasensya na ay, daw. Ay, ganda sabi pala siya. Diyan, nagka-technical error. Kasi data lang po yung gamit niya kasi nasa Tanay. So, okay yun lang po. Dami na namin natutunan. Nakakatuwa nga eh. Malupit. Invite ko to yung downline niya. Yung downline na lang yung pan ko. Invite ko din. Yung malupit na si Dom na kinikwento niyang downline niya. Opo. Pwede ko remember. Magkakaroon din tayo ng gano'n na leader. Yes. So, salamat sa mga nagtanong. Grabe. Kaya kailangan na nandito ka talaga sa mga weekly meeting natin para maitanong mo yung mga na-experience mo. Ayan. Yes, tama. Tama yun, apps. Baka po may mga suggestion ka, may mga tips ka dyan, apps. May mga ano updates yun. Ayan, updates naman. So, nabanggit mo na yung BMS natin. And then, yung sa linggo naman is yung ating awarding, Silver and Gold Executive Awards Night. So, makikita nyo doon, marami pong ma-awardan. So, naka-Facebook Live naman po yon. Kaya abangan nyo yung... kasi once na nakikita mo yung mga na-awardan as Silver Executive, lalong na Millionaires Club member, and then yung profit sharing, sobrang kami dati talagang ini-imagine lang talaga namin na once that time, soon ako naman yung next na ma-awardan. So dapat ganun yung tingin mo. So lagi kang ini-imagine mo na ikaw naman yung ma-awardan next. So naging ganun lang talaga kami dati. So ini-imagine lang talaga namin na soon magkakaroon kami ng grupo, soon na ma-awardan din kami. Yan. So, since ganun yung naging tinitignan namin, so naging nagkatotoo. Kaya yun yung talagang attraction marketing. Ayan. So, ang ganda ng mga sagot ng pa natin, ng sharer natin talaga kanina. So, yes. Halata na hubog siya ng ilang taon. Grabe. Lupit. Yes. So, ang masuggest ko lang sa mga nag-start, so wag mong ilimit yung sarili mo na alamin yung strength. Kasi may kanya-kanya kasi tayong strength and weaknesses. Kasi ako, na-try ko din mag-offline that time. So, may kanya-kanya kasing strength and weaknesses. Malay mo, ang strength mo pala is offline, di ba? Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo itatry kung ano yung strength mo. So, kaya kailangan ngayon. So kung ano yung naisipan mo na gawin, ano yung maganda na gawin, gawin mo lang kasi sabi nga, experience is the best teacher. Yan. So mas maganda, marami kang experience, mas marami kang mararanasan,
once na naging successful ka, mas marami kang ikikwento. Yan. Yun lang naman ako. Yes, tama. Ayun, wala na po bang natanungan dyan? Nasagot na po ba yung mga clients natin? Lupit. Tama ang sinabi ni Ab Oscar. So, na-excite na tayo sa ating mga, lalo sa March, mga kukuha ng marketers dyan. Congrats po in advance and risky and challenging pero worth it yon pag once lalo nag-boom. Kaya dapat tulong-tulungan tayo, cooperation ang kailangan natin para maging successful po yung ating mga ginagawa. And huwag kang matakot kumuha ng task. Pag binigyan ka ng task, syempre go ahead. Yes, apply. Kasi ma-challenge ka, matututo ka at madali ka na lang makakapagpalaki ng grupo kasi pre-practice ka na dun pa lang sa mother team natin. So, ayun, dapat natin yun gawin. Kahit anong edad mo, bagay na bagay ka kahit anong strengths mo dyan, dapat ipakita mo, i-share mo ang talents mo. Then, ayun, tapos na po ata, wala na pong tanong. Wala na rin akong may dadagdag. Okay. Prayer for freedom tayo, picture, then budos, kung ano man. Yeah. So, prayer for freedom na po tayo. Okay, since ayaw makipag-cooperate ng computer ko, tawagin ko na lang po yung mag-pray. Menu-menu palakpak para sa ating coach, Dean Oscar Kagurangan Jr. Ayan, so, yan, manalangin po tayo sa lahat ng mga nandito sa Zoom para sa bas-bas ng ating creator. Yan, Panginoon po na aming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama. Pinagsama-sama po kami sa aming pagtitipon ngayon. So, sobrang na-inspire po kami at marami po kaming natutunan sa aming sharer ngayon na naway magbibigay sa amin nito ng idea para mas lalo po naming magampanan ng aming mga gampanin at tungkulin nang sa ganun, Ama, may apply po namin sa pag-network po namin. Nawa ibigyan mo rin po ng sapat na nakarunungan ng aming mga uplines, ang mga nangunguna sa amin. Nang sa ganun, Ama, mapangasiwaan kami ng mas maganda para sa ikagaganda ng aming pagne-network. Maraming salamat, Ama, sa pansamantala po naming paghiwalay. Ikaw po yung mag-ingat po sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Thank you. Yes, thank you po. Amen. Salamat po, Apps. Oscar. So, ayan, maraming salamat sa lahat nag-attend. See you po bukas sa ating BMS. See you po sa Sunday and see you po next week, every Friday, 10 p.m. Okay? Alam ko na kung bakit hindi. Kasi wala. Sure.
DJ Kim, Idol, Ajok Bolivar. Bye bye.